Bali, what's up mga kap? Bali, matagal-tagal mula nung huli ako nakapag-upload ng video, ano? Siguro last year pa yata yung huling video na ginawa ko. So yun, dahil mababang demand ng madlang people sa content ko dati, yan, naisipin kong magbago. Total, andito na rin naman tayo sa gantong field ng trabaho, naisipan kong magbigay ng konting kaalaman at saka konting trivia na rin para sa inyo about sa scope ng trabaho ko ngayon. Yeah, boy! Yun, nag-change career ako kumbaga. So ayun, as you can see, naka-PPE ako. Malamang aware na kayo kung anong trabaho ko ngayon. Yan, hindi ko na siguro masyadong i-explain pa, pero question is, bakit white helmet ang gamit ko? So yun, no, just to be clear, no, linawin ko lang, hindi pa ako architect, hindi rin ako engineer. Kasi napakasinang panahon para maging architect at saka maging engineer ako, totoo, di ba? So yun, bali, safety officer ako dito sa Makati. Safety officer to sa isang subcontractor company. Yan, nakikita niyo naman sa hard hat ko. Nice. Bali, hindi ko na pwede siguro sabihin yung pangalan ng site kasi alam mo na, for confidential kasi yung mga ganung bagay, mas maganda sigurado pa rin tayo kasi under tayo ng isang general contractor, malaking general contractor dito sa Pilipinas. Bali, hindi ko na-expect na papalood ng video na to, no? Pero mas maganda yung sigurado tayo na merong assurance at saka safe yung mga details ng ginagawang building na to. So yun, bali mga ka, bakit nga ba ako nandito sa inyong mga harapan? So bali, nandito ako para magbigay at mag-share ng konting knowledge about sa pagiging safety officer. So yun, paano nga ba ang trabaho namin bilang isang safety officer? Yan, malaking question yan. Ano? Safety officer, kami yung tumatay yung pulis or kami tagapangalaga ng kaligtasan ng mga tao sa loob ng construction site. So yun, ano, hindi lang kami pulis. Pwede rin kami maging NMDA or traffic enforcement. Kasi kung may mga safety officer sa kalsada, sila naman nagpapanatili ng maayos at dali yung trapiko kapag mayroong ginagawa or construction sa gitna ng daanan. Or so bali, napakaraming sa ngayon ng pagiging isang safety officer. Hindi ko na i-elaborate lahat kasi baka abot tayo na maghapon. So kung papansin nyo baka pa, no, medyo maingi sa background ko kasi ongoing pa rin ang operation gantong oras. Bali, it's already 2:58 in the afternoon, kaya lahat ng tao is gising at buhay na buhay ng mga ganito ko. At syempre yung trabaho natin, i-monitor sila. Tapos mapanatiliin kaya ano, kaligtasan nila habang nagtatrabaho sila. Alam nyo kasi sa construction napakaraming pasaway. Hindi maiiwasan talaga na yung mga taong magiging parte ng site na to is yung iba-ibang ugali. Tulad yung mga pasaway, yung kahit anong instruct mo, hindi makikinig, hindi susunod. Sila yung mga non-compliance kung tawagin na kapag sinita mo, sila pa mas magaling sa'yo, nakasumatanda na sila sa construction, hindi pa rin naman sila namamatay. Pero bilang safety officer, yun yung dapat alisin natin sa mindset nila kasi hindi araw-araw Pasko at swerte sila sa buhay nila. So number one role ng isang safety officer is to maintain zero accident or incident sa loob ng trabaho. Kailangan mailayo natin ang kahit anong bagay, kagamitan, or casualties sa kahit anong kapahamakan or pagkasira na pwede makapekto sa pagtigil o pagkakaroon ng work stoppage ng kumpanya. Oo, work stoppage. It's either temporary or permanent. Pag nagkaroon ng aksidente or insidente sa isang proyekto, pwedeng magkusto ng pagkatigil or maybe worse, pagkatanggal ng isang subcontractor or mas malala pa, pwedeng permanente mahinto ang buong project dahil sa nangyaring insidente or aksidente. Kaya nandito kami mga safety officer para mapanatili natin yung 100% na safe at ligtas na paggawa ng mga tao sa araw-araw. So siguro yan na muna sa ngayon, ano? Hindi ko po pwedeng ipakita sa inyo kung ano yung mismo layout at sistema ng site. Gawa ng bawal po yun. Naigpit pinagbabawal ng general contractor yung ganung bagay. Mahirap na. Baka mawala na dito ako ng alam mo na trabaho. Kaya yun lang muna sa ngayon, ano? Good luck at mag-iingat ang lahat. Yan. At syempre, para mag-updated ka sa mga susunod pang videos na gagawin about sa scope ng trabaho ko bilang isang safety officer, yan. So, ibig sabihin mag-upload pa ako ng marami, ano? And don't forget to like, share, and subscribe to this small channel sa ngayon. At alam natin, pagdating ng araw is, mapapansin lalakarin tayo. Tiwala na. Wala na sinasabi ng partner ko, Inshallah. Yan, so bali, keep safe everyone and God bless to all of you. Maraming salamat sa pagkasaya ng konting oras. So this is Carlos Juan, aka City Carlo, yan, ng malaking project dito sa Makati. At ako magpapaalam na, ako mag-iikot pa. Concept,